dito muna Bansong Antala. Kaya tayo naka-under training pa. Pero napakaganda na ng mga ugat niya. Para na siyang isang matandang-matandang puno ng balete talaga. Picos Benjamina ito. Ito yung pinagagusto ko sa lahat ng mga alaga ko. Ayan. Kitang-kita yung mga ugat. Ang tawag dito eh, hindi ko rin masabi na sabagay, pwede rin ganito yung forma lang. Mas maganda kasi nakikita mo ilalim. Pero ang ganda talaga ng puno niya. Malaki yung puno niya na mahaba yung ugat. Pero maiksi lang. Ayan. Sexy ang tawag ko dito. Bali, hindi pa siya na ano, na umumarik dahil alanganin pa, nanilipis pa. Pero kapag ka nag-selection branch ka na, mas madali lang tumaba yan. Ayan. Ayan ang ilalim niya. Kaya napakaganda niya. Hindi siya mahirap dalhin dahil ang forma ng ugat niya ay pwedeng ipasok sa balde. So hindi kailangan malaking paso. Sa ganitong forma, kadamihan kasi yung mga balete nilang ng ganitong kataas ang ugat, malalaking paso ng kailangan. Ito, naka-forma talagang pang balde lang. Muna. Gagawin natin ng magandang paso yan. Muna ka mo. Oo. Gagawin natin ng magandang paso yan. Pag naipaso yan, iba na. Yan po si Sir Jerry, ang bonsai master natin. So siya ang mag-aalaga sa mga bonsai na i-display namin. Yeah. Ito di ko tinanggal to, baka mapakinabangan natin balang araw. Kasi plano ko maglagay dito ng isang... Okay, bahala na kung ano pa. Pero sa ngayon, ang gagawin natin ngayon, kaya muna natin siya mag-wild. Para mas mapahayos pa yung mga selection natin ng branch. Ayan. Ito talaga yung gusto ko. Napakaganda ng ilalim. Ang pinakamagandang ano nito, lalagyan na paso. Medyo mas maluwang ng konti. Hindi naman gano'ng kataasan para kitang-kita pa rin yung talaga. Parang ko sana putulin ito noon, pero pinigilan ako dahil sabi nila magiging common daw. Ngayon eh, ako naman, napag-isip-isip ko din, mas parang kakaiba siya. Ako lang meron ito eh, walang bato sa gitna, pero nakaangat ang ugat. Ayan. Nakakaiba siya. Ayan muna. Okay. Intindi ka.